ay nasa ikaapat na ng ating gabi sa ating formation series. Bago sa lahat, matapos ang pagbati, humihiling po ako ng paumanhin. Tayo po ay nahuli sa kadahilanan na galing po tayo sa Biblia Rasal at ganoon din po sa pagpapaliwanag ng katuran ng simbahan at sinundan ng banal na misa. Dito po sa parokya ng Immaculada Concepcion sa Parangalan, iyon ay kagawian namin o bahagi na ng aming gawain sa Basic Ecclesial Community na tuwing alas 5 ng hapon may pinupuntahan tayong mga pamayanan para iparating rin ang salita ng Diyos at ganoon din ang banal na pagdiriwang ng misa. At dahil nagkaroon ng malakas na ulan dito sa Kalakang, Maynila, naapektuhan maging ang aming schedule, no? Kaya paumanhin sa maging late, dapat 7:30 po ito. So bago natin simulan ang ikaapat na tema ngayong gabi na pinamagatan nating moral and theological virtues, tayo po ay lalaan muli ng napakahalaga kong tutuusin na bahagi, ito yung pagdarasal, upang gabayan tayo na mabuksan ang ating isipan at maalala natin ang lahat ng ito at higit sa lahat ay ating may sa katuparan sa buhay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Pakiusap po siguro yung mga nasa likod doon, dito na lang po siguro sa kabilang side, para at least mas malapit sa screen. Thank you. So, katulad ng nabanggit ko sa inyo, ang tema natin sa gabing ito ay moral and theological virtues. No? Marahil ang isang salita dito na hindi pa natin, baga man natin narinig na ilang beses, pero pag susuriin tayo, ano nga bang ibig sabihin ng salitang iyan, ay mahirap sigurong tugunan. No? Pag sinabing, anong virtue? Kaya pinapasalamat natin dahil ang katesismo ng Simbahang Katolika, ang compendium, mismong tinugunan ito sa bilang na 377. Ito mismo ang katanungan. What is virtue? Ano ang bertud? Sa Tagalog yata, yun ang translation. Now, the answer of the catechism is this. Napaka-simple, napakadali. A virtue is an habitual and firm disposition to do good or to do the good. To do the good. Sabi ni St. Gregory of Nyssa, the goal of a virtuous life is to become like God. Dinagdag pa dito ng katesismo, third sentence. There are human virtues and theological virtues. So, mula sa tugon na ito ng katesismo, isang sentence lang talaga dito ang dapat nating maunawaan. What is virtue? First word, habitual. Second word, firm. Third word, disposition. Pag sinabi mong habitual, anong ibig sabihin nito? Ito ay paulit-ulit mo nang ginagawa. Pero hindi lang basta paulit-ulit. Sinabi rito is, and firm disposition. Pag sinabi mong firm, matatag, nakalooban, talagang pinaglalaban mo na gawin iyan, pero anong konkretong gagawin? To do the good. To do the good. So anumang pinagsusumikapan ng mabuti, paulit-ulit, iyan ay virtue. Eh Father, paano kung paulit-ulit na masama? Ang tawag noon, kabaliktaran ng virtue is vice. A vice in as opposite of virtue. So what is a vice? A vice is a habitual disposition to do evil or to do bad. Okay? Kapag paulit-ulit,
Kaya dito pa lamang, Father, magbigay nga po kayo ng halimbawa ng virtue na ito. Punctuality. No? Katulad ngayon, sabi ko nga sa inyo, na-late tayo. Pero, what is a punctual person? Alam mong 7:30. Sa mga susunod na gabi, nagsusumikap ka talaga dumating bago mag 7:30. So, it is habitual kasi palagian na, mabuti ang nais mo, then that is a virtue. Sabihin naman natin, halimbawa, may serve ka, nakatoka ka na kasi ayaw mo na magpapalit, alas 5 ng hapon, Sunday, palagi ka namang late. You created a vice of tardiness. Maliwanag? Okay, let's go to the introduction. When the church proclaims someone to be a saint, she investigates his or her life to be sure that this person practiced to a heroic degree the supernatural virtues of faith, hope, and charity, as well as the cardinal virtues of prudence, justice, temperance, and fortitude, along with their related virtues. Dapat maging maliwanag sa inyo na kapag yamang sinasabi natin dito, di ba? Our ultimate goal is to attain eternal life, eternal happiness. We can attain that life if we live a saintly life here on earth. Kung namumuhay tayo dito sa mundo bilang banal. Pero anong sukatan ngayon ng kabanalan ng tao? Ang sukatan ng kabanalan ng tao ay kung tayo ay ano? Namumuhay sa mga mabubuting katangiang ito na tinatawag nating virtues. Now, virtue and virtuous deeds are what crown human nature, especially if it has been elevated by the supernatural virtues, since grace does not destroy nature but perfects it. Anong ibig sabihin nito, Father? Tatandaan nyo na tayo bilang tao merong tinatawag na kalikasan, maging ang pag-uugali natin. Yung virtue ngayon, tinutulungan na itong mga pag-uugali natin would always work towards good. Ang virtue ngayon, ginagawa na tulungan ang pag-uugali natin, ang gagawin natin ay palaging mabuti. Yamang, sinasabi sa atin na ang grasya ng Diyos, hindi sinisira ang natural na meron tayo bilang tao, ang ating kalikasan. Bagkus hinuhubog ito, tinutulungan ito para mas lalong maging matatag. Isipin nyo na lang, ganito yun. Kung ang kalikasan ng tao ay isang poste, poste gawa ng kahoy, di ba? Binaon mo sa lupa. Matibay ba yun? Yes, kung ang lupa ay ano. Pero mas magiging matibay iyon kapag dinagdagan mo ng simento, lalong-lalo na ang pundasyon, binalot mo. Magiging matatag iyon. So parang ganun ang ginagawa ng grasya sa tao. Mas lalo tayong pinapatibay upang sa ganun ang lahat ng ating gawain ay magiging mabuti. Mamaya magbigay tayo ng mga halimbawa. So let's go to the first idea for tonight. Bagaman nabanggit na kanina ng katesismo kung anong virtue, let's go deeper. Yun naman ang ating adikain gabi-gabi. May binibigay ang katesismo sa atin, unawain natin ng mas malalim. Kasi kapag binasa talaga na ng katesismo, minsan, ano to? No?
Kaya nandito po tayo para mag-aral, magpalalim ng kaalaman. So what is virtue? To understand virtues, let us start with this. Nature is the radical principle of operations we see with our eyes, we hear with our ears, and we know with our intelligence. Ito yung mga operasyon na meron tayo bilang tao, no? Nakakakita tayo, nakakarinig tayo, nakakaunawa tayo. Now, with practice, the faculties acquire stable habits. Kapag tayo ngayon ay nag-iinsayo sa ating gawa, lalong-lalo na kung ginagawa ito araw-araw, ang mga faculties natin bilang tao, sabi mo, kakayanan natin, no? Nagkakaroon ng tinatawag na stable habits. If the habit is good, it is called virtue. But if the habit is bad, it is called vice. Okay? Yan ay mapapansin nyo. Halimbawa, kapag nasanay ka na magsinungaling, habitual na, nagiging tawag na sa'yo, liar. Pero ang vice na yon ay dishonesty. Di ba? Ganun din, kapag ang nagagaling na palagi sa iyong bibig, palaging nagpupuri, maganda yon. You speak the truth, you speak with praise. Pero kung palagi namang masama ang palagi nagbubula sa iyong bibig, kasi minsan may mga ganun. Nasanay na tayo na bawat ano, gulat sa iyo, masama ang nagagaling sa bibig. Di ba? May mga ganun. So kapag hindi natin nakokontrol yun, we could be creating that bad habit. Anong tawag doon sa palaging nagmumura? You're saying taboos. Hindi maganda yon. Okay? So virtue then is the quality of the spiritual faculties that inclines man to do what is good. Pinag-usapan na natin, what is the basic principle of morality? To do good and avoid evil. Pero ang karanasan natin magsasabi, eh Father, ang hirap po ng gumawa ng mabuti. Paano ko po gagawin ng mabuti? Itong tinuturo sa atin ng simbahan, learn to develop virtue. Because the more we develop virtue, the more our actions, the more our works, mas magiging mabuti ang kalalabasan. Sa madaling sabi, ang virtue tumutulak, umuudyok sa tao na palaging gumawa ng mabuti. Okay? Halimbawa, balikan natin ang halimbawa kagabi. May kaibigan ka. Palautang na hindi tumutupad. At ngayon, dahil hindi na siya pinautang ni Sister Vicky, kasi natuto si Sister Vicky, pumunta na kay Sister Rose. Diba? Kasi nakita niya, mukhang mabait ito. Okay? Ngayon, pag pupunta dahil palautang, mahilig magbigay ng promises. Diba? Promises, magbigay ng promise. Pero kapag ang taong iyon bigay ng promise, pero hindi naman tinutupad, anong tawag sa taong iyon? Nag-create ba siya ng virtue o nag-create siya ng vices? Definitely, ang ginawa niya ay vices. Kaya ngayon, para malaman anong uri ng vices yon, sabi ko nga sa inyo, kapag
nagsisinungaling, dito po tad, it could be dishonest siya. Diba? Pwede mong sabihin, dishonest ang kanyang vice. Okay? Naintindihan po? Pero kung tinutupad niya naman ang kanyang pangako kahit pala utang siya, then indeed that person is an honest person. Pwede mo pang ilagay, he is a responsible person. Okay? Ang ginagamit ko palang halimbawa sa inyo ay simpleng mga human virtues. Hindi pa natin pinag-usapan ang supernatural virtues. Dahil, sabi ko nga, katulad ng sabi ng katesismo kanina, you can classify the virtues. The first classification of virtue is called supernatural virtues. The second classification of virtues is called natural virtues or human virtues. Yan ang ikalawa natin na pag-uusapan. Pwede yung pakiayos po ng screen. So, number two is human virtues. The most excellent virtues are the supernatural ones. Tanong, what are the supernatural virtues? In the catechism, sa turo ng simbahan, may tatlong supernatural virtues. Faith, hope, and love. Tanong, bakit tinawag ito bilang supernatural virtues? Sabi ng katesismo, they're called supernatural ones because they refer directly to God. Anong ibig sabihin? They refer directly to God. Ang mga bertud na ito ay galing mismo sa Diyos. Bigay ng Diyos. Kaya nga, sinabi natin faith, hope, love. Bakit marunong kang sumampalataya? Dahil ang pananampalataya hindi bigay ng simbahan. Ang pananampalataya hindi bigay ng iyong magulang. Ang pananampalataya una sa lahat ay bigay ng Diyos. Kaya nga mapapansin niyo, hindi pa man dumarating sa Pilipinas ang Kristyanismo, ang mga native na Pilipino meron ng tinatawag na pananampalataya. Dahil kung wala silang pananampalataya, wala tayong natuklasan ng mga Baal, Bathala, Anito. Bakit sumasamba sila sa mga ganitong uri ng mga Diyos-Diyosan? Dahil maliwanag na ang tao, pinagkalooban ng Diyos ng pananampalataya. Kaya tayo talaga likas na merong pananampalataya. Subalit ang tao, maaaring niyang sabihin, wala akong pananampalataya. He can deny or she can deny it, but the truth remains na meron siyang pananampalatayang bigay ng Diyos. Napatunayan na iyan ng pilosopiya, napatunayan na iyan ng mga pag-aaral na kahit ano man ang relihiyon mo o wala kang relihiyon, one way or another, meron ka pa rin sasampalatayanan. Kaya nga, di ba, narinig niyo ang kasabihan, kapag hindi mo matuklasan ang pananampalataya sa Diyos, mananampalataya ka sa mga bagay-bagay sa buhay na ito. You will treat God, or rather you will treat money as your God. You will treat your car as your God, and so on. Ang iba nga, pag hindi nakakilala ng Diyos, anong kikilala nila? Mismong mga artista, iiduluhin. Nandun ang word na, idol ko iyan. Ewan ko kung naiintindihan nyo ang salitang mismong idol. Once you say idol, nandun ang galing ang salitang idolatry, no? Ay pagsamba ang iyong binibigay doon. Kaya ng idolatry, kasalanan na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Kasi ang tunay na pagsamba ay para lamang kanino? Sa Diyos. Naintindihan? So that is the supernatural virtues. Sinasabi rin sa atin, but the moral virtues are also important.
Since by perfecting man's conduct, they lead to God. Sinasabi rin sa atin na merong tinatawag na moral virtues. Ang mga moral virtues nito ay siya ring humuhubog sa tao para maging perpekto. At sa huli, siya'y tinutulungan na makamit o mapalapit sa Diyos. So human virtues or moral virtues or cardinal virtues, they are just the same group of virtues. The main moral virtues are prudence, justice, fortitude, and temperance. They are also called cardinal virtues because they are the foundation of other moral virtues. Siyempre, ang sasabihin nyo, Father, ano-ano nga bang mga virtues na yan? Sinabi nyo pag-asa, sinabi nyo pananampalataya, sinabi nyo pagmamahal. Pero ito, prudence, ano yun? Justice, ano yun? Fortitude, ano yun? Temperance, ano yun? Bagaman sinabi ko that these are the moral virtues, ang bawat isa dito ay tumutulong sa tao para siya mapabusti. Halimbawa, ano nga bang prudence? So syempre, sinabi na dito that it is a natural virtue or human virtue. Kaya pwede mong i-define ng prudence. Prudence is a human virtue. Ngayon, specify mo, anong ginagawa sa tao that makes a person decide on a right time, on a right place, on a right situation? Kasi sinasabi natin na, ito narinig yun na siguro, ano? Maging prudent ka. Diba? Prudent ka sa iyong decision. Paano ako, Father, maging prudent? Alimbawa, alam mong may asawa kang tao. Alam mo, may asawa kang tao, di ba? Babae ka. Ngayon, sabihin na natin, lingkod ka ng simbahan, LCM ka. Kasi marami LCM naman. Umulan, nag-offer ngayon ang lay minister, Sister, sumabay ka na sa akin. Tanong, sure ka, brother? Opo. Kung prudent ka, sasabihin mo, brother, hindi sa gusto kitang gawing driver. Okay lang ba sa likod ako uupo? Bakit? Kasi ang iwasan mo sa lahat ay pag-usapan ka. Lalo na kung kayo lang dalawa. Okay kung may makasama kayong iba. Pero kung lektor ka, sasama ka doon, papahatid ka sa bahay, sila na dalawa? Iwas tayo palagi sa mga chismosa, chismoso. Paano ka makaiwas? Be prudent. Mas maigi pang pagkamalang ka, wow, si sister ganito, ginawang driver si brother, mas okay pa yon. Kesa na pag-usapan ka, si sister at si brother, sila na pala. Nakuha nyo? Prudence. Napakahalaga. Okay. Next virtue, justice. Father, paano naman? Anong justice? Justice is a human virtue wherein we have to give what is due, what is right, anong nararapat. Katulad nito, si Father Mark, gabi-gabi, naghahanda nito. Di ba? Kahit nagbibigay ka na ng tuturuan ganito, mapapansin nyo, may mga lingkod pa rin ng simbahan na walang pake. Tapos, kung makahingi ng pakiusap kay Father pagdating ng renewal, Father, pwede naman po ba akong i-renew? Brother, bagsak ka eh. Di ba? Nagsubok tayo. Ba't ka bagsak? Kasi Father, ako dumadal ng formation. Ngayon, tatanong kita, tama bang ginagawa mo by virtue of justice? Your parish priest is extending these lessons, these teachings, inaasahan sa iyo bilang lingkod, matuto ka. Kasi ang pinakamasama sa lahat
naglilingkod ka sa simbahan, pero wala kang alam. Ilan na kang beses kayong nakaranas? Kapitbahay, sis, di ba nagsiserve ka? Anong masasabi mo dito? Pag wala kang alam, tiyak, ano mangyayari? Wala kang maibibigay. Kaya nga, by virtue of justice, yamang pinaghandaan ko ito, yamang nagtuturo ako, you have the obligation at least to watch from your comfort of your homes. Kaya nila live natin. Hindi ko kayo inuobliga na pumunta dito. Pero kung pumunta ka dito, alam nyo naman siguro yung mga nandito na may binibigay akong additional kapag off-air. Yung nagtinatawang nakagandahan dito. But the mere fact, nakuha niya po, by virtue of justice, si Father naghanda, siguro may tungkulin tayo. Yun, you are justice. You are just person. Binibigay mong nararapat. Anong nararapat sa bilang lingkod? Mag-aral, matuto. Kasi ginagampanan ko bilang lingkod, ang aking tungkulin na ano? Maghubog sa inyo, magturo sa inyo. Diba? Three functions natin, mga katigista. We are priest, prophet, and king. As your parish priest, ginagampanan ko ang paging propeta kapag nagtuturo ako. And maliwanag? Punta tayo. Ikatlo, virtue, fortitude. Father, paano naman at ano naman ang fortitude? Again, fortitude is a human virtue. Pero what does it serve? It helps us to be firm with our decision. Halimbawa, nagdasal ka na kay Lord. Lord, paulit-ulit ko pong nagagawang kasalanan ito. No? Paulit-ulit ko pong nagagawang kasalanan ito. Nangangako po ako, hindi ko nagagawin ang kasalanan ito. Sisimulan ko po, hindi na ako sasama sa ganitong grupo na palaging ang kanilang kinagkakaabalahan, pagkwentuhan ang buhay ng may buhay. No? Ngayon, thank you Lord, uwi ka na. Nakita mong grupong iyon, nadaan ka. Sis, salika dito, may bagong balita. Ah, talaga? Yan, wala kang fortitude. Ang fortitude ay panindigan mo. Ay, pinangako kay Lord. The virtue of fortitude will tell you, no, nandito naman sila Lord. Pangangatawan ko, may bagong balita. Sige, sis, sandali lang ha. It's better for you to make excuses than to fall some same mistake. Fortitude will help you to be firm with your decision. Okay? Kaya pag nagsabi ka na ng oo, pangatawanan mong oo. Pag nagsabi kang hindi, pangatawanan mong hindi. That's being practicing the virtue of fortitude. Eh ano naman, Father, ang temperance? This virtue will help us control our appetite. Tanong, nandito si Ivan. Ivan, ilang appetite meron ng tao? Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Correct, Ivan, dalawa. Ang appetite ng tao ay una tumutukoy sa pagkain. Ikalawa, ang ikalawang appetite ng tao ay sa sexual pleasure. Di ba? Nabanggit ko yun sa inyo. Bakit? Kasi ang dalawang iyon ay meron tayong natatanggap doon na pleasure. Dahil kung walang pleasure sa pagkain, mamamatay tayo. Kung walang pleasure sa pagtatalik, mauubos ang tao. Okay? So God place precisely those appetite for our good. But at the same time, we have to control our appetite through the virtue of temperance. Kaya ito, sabihin ko sa inyo, pinakamahirap sa lahat para sa akin. To control eating. Bakit? Ayaw mo nang kumain, lalong galing ka sa pamayanan. Sasabihin, Father, niluto ko pa yan. Galing pa yan sa Bicol. Galing pa yan sa Ilocos.
Ikaw naman na pare. Sige na nga. Ay, masarap. Ulitin ko ba? Patay. Nawala ang virtue ng temperance. Nakuha? So, tandaan natin yan. Because in real life situation, these four cardinal virtues, they are so important for us to do good. Maliwanag? Now, they are also called cardinal virtues because they are the foundation of other moral virtues. Marami pa kong tutuusin ang mga virtue na meron tayo. In fact, sabi ko nga kanina, well, doon pala to sa Biblia Rasal, sabi ko kanina sa Biblia Rasal, alam nyo, you can always use the internet for your own good. Katulad ngayon, lagay mo, what are the other cardinal, what are the other moral virtues or human virtues? Lalagyan ka doon. Order, generosity, honesty, punctuality, industriousness. Ang dami po niyan. Ngayon, lahat ng human virtues na iyan ay tutulungan nitong four cardinal virtues para maisakatuparan mo ang mga magagandang katangian na iyan o tinatawag nating virtud. Maliwanag? Number three, main ideas for tonight. Nabanggit ko na sa inyo ito na there merong natural virtues and supernatural grace. So ito yon. At times, it is hard to practice natural virtues because of the disorder and evil inclinations left by original sin. Mapapansin nyo, no? Ang nagpapahirap palagi sa tao na gumawa ng mabuti ay ang kasalanang original. Kaya pag ginanong mo sa akin, eh, Father, di ba sabi at turo ng simbahan, kaya nga binibinyagan ninyo ang mga sanggol pa lamang para burahin ang kasalanang original. Mali. Sa simbahan, ang binyag nililinis ang kasalanang original. Pero ang kasalanang original, yung iniiwan niyang marka, nananatili iyon sa tao. Anong tinutukoy niyo, Father? Marka. Ito, tandaan niyo. Sigurong pinakamagandang halimbawa ko dito ay ang mismong sugat sa katawan. Okay? Kapag ang tao, gandang balat, wala pang sala. Pero kapag nasugatan ang balat, isipin mong sugat na iyon ay kasalanan. Pero kapag dumaan tayo sa kumpisal, in the case of original sin, dumaan tayo sa binyag, gumaling ang sugat na iyon. Maliwanag? Pero ang sugat na iyon kapag gumaling, may naiiwan. Anong tawag nun? Peklat. Ang peklat na iyon, tinuturing kong palagi bilang mark of sin. Tanda ng kasalanan. Sa original sin, nandyan yan sa tao. At yan ang nag-uudyok sa kanya para magkasala muli. Naalala niyo nang pinag-usapan natin the fall of man, the word concupiscence, ito yung nag-uudyok sa tao para magkasala. Ano nga yun, Father, ang concupiscence? Concupiscence per se, they are not evil, but they incline person to do evil. Tatlong concupiscence na yan. Lahat ng banggitin niyong kasalanan at kaya niyong pangalan ng kasalanan, nagmumula lang yan, either isa sa tatlo, o dalawa sa tatlo, o tatlo sa tatlo. Ano-ano yun, Father? Balikan lang natin, ha? Concupiscence of the eyes. Concupiscence of the flesh. And pride of life.
concupiscence of the eyes, concupiscence of the flesh, pride of life. Halimbawa, kasalanan, bigyan natin, kayabangan, pride. Ayun na mismo, pride of life. O kasalanan, lying, pagsisinungaling. Again, the cause root of that is pride of life. Nagsisinungaling ka kasi ayaw mong makilala ka ng ibang tao kung sino ka talaga. Another sin, stealing. Ba't ka nagnakaw? Concupiscence of the eyes. Hindi mo afford ang cellphone na iyan. May nakaiwan sa mall. Gustong gusto mo. E kaya mong ma-open kahit naka-password. Kinuha mo. Hindi mo ibabalik. Concupiscence of the eyes. E syempre, lahat ng kasalanan sa laman is concupiscence of the flesh. Maliwanag? So sana po, pambalik lang yun na aral natin, no? So, but God grants grace that purifies the intellect and elevates human virtues to the supernatural level to help us to obtain the goal we have been called to, that is eternal beatitude or eternal happiness or eternal life, that is heaven. So sinasabi sa atin ngayon, bagaman mahirap gawin ang mga bagay-bagay dito, pinapalalahanan tayo na merong grasya na galing sa Diyos upang yung mahirap na gawin ay magagawa natin. Kaya nga huwag niyong mamaliitin ang mga grasya na bigay ng Diyos, lalo na kung palagi kang nagsisimba at nangungumunyon. Grasya yun. Lalo na kung palagi kang dumululog sa sakramento ng kumpisal, grasya iyon. Dahil concretely ang grasya nang gagaling sa pitong sakramento. Okay? Sa pitong sakramento. Kaya kung palagi tayong exposed sa grasya ng Diyos, ang paggawa ng mabuti ay mas lalong napapadali. Naintindihan? Kaya nga mapapansin nyo, ewan ko kung na-experience yun yan sa buhay nyo. Kaya sabi ko, be a person, man and woman of prayer, of silence, of reflection. Bakit? Dahil kung palagi tayong nagninilay, mapapansin nyo na kapag meron tayong nagagawang masama, sabihin mo mortal sin, tapos ang mortal sin na iyon, hindi mo ikinukumpisal. Hindi mo kinukumpisal. Anong effect noon? Ang paggawa ng mabuti ay napakahirap. Bakit? Kasi walang grasya na pumapasok sa iyo. Di ba? Kapag meron kang mortal sin, hindi ka maaring kumagap ng komunyon. Tama, mali. So kung hindi ka tumatanggap ng komunyon, paano papasok ang grasya sa atin? Lalo na kung hindi mo alam ang spiritual communion. At least, kung nagsasabi tayo ng spiritual communion, may grasya pa rin yun in one way. Kaya yung grasyang iyon, uudyok at uudyok sa atin na ano, mangumpisal ka na, magbalik loob ka na. Kasi at pagkatapos mo ng kumpisal, na maganda ang naging proseso ng kumpisal mo, tingnan mo. Paglabas mo ng confession box, parang binuo sa iyo isang balde ng grasya na minsan ang ramdam mo, iiyak ka. Lulutang ka na napakagaan. That is grace. Para ngayon magawa mo ang mabubuti. Okay? In this way, virtues continue to be natural while also becoming supernatural. Kasi meron ng tulong mula sa Diyos. So dito sinasabi natin,
With God's help, natural virtues strengthen our character and make the practice of doing good easy. Yun talaga naman. Kapag humihingi tayo ng tulong sa Diyos, ang pinakamagandang tulong niya ay ang grasya. Pero tandaan nyo, kapag ginagamit ko ang grasya, unawain natin sa termino ng moral. Kailan bang tema ng grasya? Bukas yata, ano? Grace? No, charity bukas. Susunod pa yata ang araw. Kasi ngayon, sa kwentong barbero o kwentong kalye, no? Ginagamit ang salitang grasya sa kahit anong pamamaraan. Limbawa, may nakaiwan ng bag, may mga estudyante nakita, "Huy, friend, grasya to." Naintindihan po? Hindi grasya yon. Hindi dahil nakita mo, sa'yo na yon. Okay? Grace, ngayon pa lamang, ibabahagi ko na sa inyo, grace is a supernatural gift from God kung saan tayo ay naka-unite o nagkakaroon ng pagkakaisa sa Kanya. Okay? Yun ang grasya na ang buhay natin connected sa Diyos. Kaya nga tawag niyan ay you are in the state of grace. Pero oras gumawa ka ng kasalanan, you break from the state of grace. Wala kang ugnayan sa Diyos. Yun ang tunay na grasya. Ang tunay na grasya ay meron kang buhay o ugnayan sa Diyos. Maliwanag? Huwag nating i-confuse ang ating sarili sa material things, sa kayamanan, sa pera bilang grasya. Kasi ngayon, ang daming nagbablog. Makikita mo mga vlogger, ito po ay grasya ng Diyos, blessing mula sa langit. Hay, kung nakikinig ka lang ng formation ni Father Mark, hindi yan grasya, hindi yan blessing. Okay? You have to distinguish things. Kasi kung tinitingnan mo palagi ang mga bagay sa mundo bilang grasya, then you are a material person, not a spiritual person. Maliwanag? Yun. Kaya habang natututo kayo nito, marami kayong mga kamag-anak, marami kayong mga kakilala, mula ngayon, tutuwid nyo na. At habang nagtutuwid kayo, marami kayong magsasabi sa inyo, ang yabang mo naman. Alam mo yung pangit sa Pilipino, no? Kung saan tinuturuan mo dahil natutok at sinishare mo, ang turing sa iyo ay mayabang. Ay nako, pagdasal na lang natin sila. Fourth, the theological virtues. The theological virtues ay tinatawag rin supernatural virtues. Okay? Now, how to understand this? Since man has been elevated to supernatural order, natural virtues, although necessary, are not sufficient. Hindi sapat. Bakit? God, from the moment of baptism, grants Christian the supernatural virtues along with grace. So doon pa lamang nang tumanggap tayo ng sakramento ng binyag, sinasabi sa atin ngayon na ipinagkakaloob sa atin ang virtue na ito, kabalikat ang grasya. Ano-ano ito? Faith, hope, and charity. Pakinggan niyo kung paano dinidefine. Kanina, wala akong nabigay na definition, pero pinaliwanag kong four cardinal virtues. But this time, meron. Faith is a supernatural virtue by which we believe, based on God's authority, the truths revealed to us and taught by the church. So, ang pananampalataya ay isang supernatural virtue kung saan naniniwala tayo na base sa otoridad ng Diyos, ang katotohanan ay ipinahayag sa atin at itinuro sa pamamagitan ng simbahan.
Anong ibig sabihin niyan, Father? Ang pananampalataya na ating ngayong pinapahayag, na ating ngayong niyayakap, nakarating sa atin sa pamagitan ng simbahan. Kaya nga, do not confuse yourself kapag ginagamit rin ang word na faith sa ibang dimensyon. Halimbawa, I have faith on you. No, faith is exclusive kung atin talagang, strictly speaking, pwede mong sabihin sa isang tao, I trust you. Okay? Pero ang faith, exclusively speaking, para sa simbahan at ugnayan mo sa Diyos. Okay? Eh, ano naman, Father, ang hope? Kasi minsan sa Tagalog, napagpapalit-palit yung kapag meron kang pananampalataya, dapat meron, no, magkaiba sila, pero magkaugnay. Kaya minsan, hindi nakikita ng iba anong pagkakaugnay nila, anong pagkakaiba nila. Pakinggan yung hope. Hope is the supernatural virtue by which we place our trust in God who will glorify us through His grace and our correspondence. Anong ibig sabihin nito? Who will glorify us? Ang pag-asa ay yung nagtitiwala ka sa Diyos na makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Una, sa pamagitan ng kanyang grasya. Ikalawa, kung ikaw ay tutugon na ang grasya ng Diyos ginagamit mo. Kaya, sa pamagitan nito, minumula tayo. Na una, hindi mo mararating ang buhay na walang hanggan kung walang grasya ang Diyos. Kung sarili mo lang, imposible. Pero pag sinabi mo naman na mararating kong buhay na walang hanggan dahil sa grasya ng Diyos, kahit hindi ako gumawa dito sa lupa, imposible rin yun. Ang grasya ng Diyos at ang mabuti mong gawa, pag sumama yan, yun kagagantipalaan ng buhay na walang hanggan. Yun ang pag-asa. Maliwanag po? Third, charity. Ilang beses na natin, nabugbog na tayo ng salitang ito, pero nauunawaan pa ba natin ang tunay na ibig sabihin ng charity? By the way, tomorrow, we will focus on this virtue alone. Papalalimin natin yan. What is charity? Charity is the supernatural virtue by which we love God above all things and ourselves and our neighbors for love of God. Ang virtue na ito, ang umuudyok, tumutulak sa atin na ano? Mahalin natin ang Diyos. Ang ating kapwa, ang ating sarili. Dahil natusan tayo ng Diyos. Kaya, the mere fact na marunong kang magmahal, dahil ang Diyos ang nagturo sa iyo, umibig una sa lahat. Okay? Siguro, naging clear ito ang theological virtues, no? Hindi ko na kailangan gumawa pa siguro ng halimbawa kasi ito ginagawa naman natin bilang mga lingkod. Number 5. The gifts and fruits of the Holy Spirit. Hindi ko alam kung natanong ko na ito sa inyo, pero mismong Espiritu Santo nagbibigay sa atin ng tinatawag na fruits and gifts. Kung saan, halimbawa, the gifts of the Holy Spirit are supernatural perfections infused by God to facilitate the practice of virtues. Para mas lalong maging madali ang pagsasabuhay ng mga magbuting katangian, nandyan ang biyaya na kaloob ng Espiritu Santo. Ano-ano ito? 7. Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Hindi ko na isa-isahin sa ngayong gabi, no? Kasi pag inisa-isahin ko ito, baka umabot tayo ng alas 11 dito, ha? Pero Father, pwede bang maintindihan ito? Well, marami ditong katikista. May kopya na tayong binigay. Tinagalog pa nila. Take you can ask. Okay? Basang punto ko lang na ang gifts of the Holy Spirit tumutulong sa atin para magampanan natin, may sa buhay natin ang mabubuting katangian. Maliban dito, tinuturo rin sa simbahan ang tinatawag na fruits of
the Holy Spirit. Ito ngayon ang mga fruits of the Holy Spirit. Charity, joy, peace, patience, kindness, goodness, generosity, gentleness, faithfulness, modesty, self-control, and chastity. So mapapansin nyo, ang iba nga dito, maituturing mo ng virtue. Pero kung tutusin, yamang ito'y fruits ng bunga ng Espiritu Santo, no? Tayo ngayon, kapag pinapahalaga natin ito, mas maging madali ang paggawa ng kabutihan. Maliwanag? Number 6. May idea? Charity is the highest virtue. Sabi ko sa inyo, bibigyan natin ito bukas na mas malalim na paliwanag. Pero bilang pasada lang, bakit siya the highest virtue? It is the greatest of all virtues, being first among the theological virtues, which are more excellent than all others. All virtue to be authentic must be inspired by charity. Not only that, even St. Paul says, charity is the band of perfection, the form of all other virtues. Sa paliwanag naman ni Santo Tomas, we need faith and hope while here on earth, especially charity. But once we are in eternal life, hindi mo na kailangan ng faith doon kasi nakaharap mo ng Diyos. Once you are in eternal life, hindi mo na rin ng hope kailangan. Bakit? Kasi nandun ka na sa gusto mong patutunguhan. Pero ang mananatili doon is charity. Kaya nga mapapansin nyo, narinig nyo siguro ito sa isa sa mga homily ko. Yung Blessed Trinity or Holy Trinity, sabang natin, God is love. Kasi kahit ang banal na santatlo, nagpapalitan ng pagmamahal sa isa't isa. Sa pagpapalitan ng pagmamahal na iyan, nag-uupapaw ang kanilang pagmamahal na tayo na kanilang mga nilalang na katulad nila, nakawangis nila, ay nakinabang tumanggap ng pagmamahal na iyan. Yamang tayo tumanggap ng pagmamahal na iyan, let us practice it while here on earth. Kaya maalala nyo nang tinanong si Jesus, Lord, what is the greatest commandment among all? Anong sabi niya? Love God above all else and love your neighbor as yourself. Nandun na uli ang utos na magmahal. Bakit? Dahil kung dito sa lupa hindi ka marunong magmahal, you can never enter heaven. Bakit? Ano nga bang langit? Ang langit, sabi natin, eternal happiness, eternal joy. But more than that, ang heaven is participation on the divine life of God. So paano ka magpa-participate sa buhay na banal kung sila namumuhay sa pag-ibig pero hindi ka namumuhay sa pag-ibig? Kaya the more you know how to love here on earth and you bring that love until the end, kasi hinahanda tayo ng Diyos na makiisa sa pag-ibig na meron sila. Kaya palagi iniisip ko yan. Science, sa science, di ba? Di ba may proton, electron, mga umiikot? So iniisip mo na lang doon, yung Diyos na ito, yung pagmamahal, ang Diyos nandoon sa gitna, ang umiikot doon ay yung pagmamahal nila na nag-uumapaw. Ngayon, paano ka makakapenetrate doon kung meron kang pagmamahal din na iikot? No, iniisip ko ganoon para mas madaling intindihin. Because that is true. Walang makakapunta sa langit na hindi marunong magmahal. Kayang sukatan para makapasok, learn to love. Number 7, this is the last slide for the main ideas. So yung mga may katanungan, start formulating it para maipadala mamaya. As Christian who tries to lead a life worthy of God,
counts on divine grace and the virtues. Bilang Kristiyano, itong hamon palagi sa atin na kumolekta at kumolekta ng grasya ng Diyos. Sabihin ko naman salitang kolekta, no? Pero kasi ang grasya, hindi mo naman talaga. But to receive and to receive the grace of God, but at the same time, the virtues to practice it. Kasi kung wala ang grasya, ang hirap gumawa ng virtue. Kung may virtue ka naman, pero walang grasya, ang hirap rin gawin ang virtue iyon. Kasi palagi iniisip ko, para analogy, no? Parang sasakyan, palag wala kang gasolina, di tatakbo. Di po ba? So kung meron ka namang gasolina, wala kang virtue, wala yung sasakyan, paano ka alis? Nakuha niyo po? So pasensya na kayo, ginagawang analogy para mas madali niyong intindihin. Pero someone can always correct me and make a better example, no? Pero sa akin yun ang naisip ko para mas madaling maunawaan. So with God's help and with His own effort, ibig sabihin ng atin, tulong ng Diyos at effort natin, man has to grow in virtue. Ang tao dapat lumago sa virtue. God never abandons us, and it is enough that we struggle to do what is good and to practice charity. Itong struggle, no? Every day we have to struggle to do what is good. Pero mangyayari yun that we can be triumphant when we always consider God's grace and we participate on that grace of God. So charity consists in loving God with all our heart and loving ourselves and our neighbor for love of God. So ginagawa natin ang lahat ng ito ng mabuti. Dahil una sa lahat, gusto natin ipakita o suklian ang pagmamahal sa Diyos. At gusto natin tupdi ng utos mismo ng Diyos na mahalin siya at ang ating kapwa. Okay? So before I proceed with the resolution for tonight's formation series, yung mga may katanungan, please formulate para maipasa. Ito pong bibigay kong dalawang pagkapasyahan muli sa buhay, resolutions for Christian life to move forward. Number one, practice the moral virtues in ordinary life. Our study, our work, family life, friendship. So saan man tayo, kapag makitungo tayo, i-practice natin ang moral virtue palagi. Ano nga yung mga moral virtues kanina? Limbawa, we have to be temperate. We have to practice temperance, justice, fortitude, prudence. Sa lahat ng aspekto. Hindi yan basta drawing lang. We really have to practice. Ikalawa, ask God to increase in us the theological virtues. Hingin natin sa Diyos na dagdagan niya palagi ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ang ating pag-ibig. Lalong-lalo na kapag tayo dumadalo sa banal na misa at tinataas ang katawan ni Kristo, pwede mong sabihin doon, di ba? Natuto na tayo magsabi, "My Lord and my God." Pero pwede mo rin sabihin, "Lord, increase my faith, my hope, and my charity." Simpleng panalangin, pero may epekto yan sa atin. Nandun ang grasya, nandun pang kahilingan mo. So siguro naman, dahil magandang hinihingi mo, ang Diyos naman, pagkapag maganda, hindi yan pagkakait sa atin. Okay? So kung dito po nagwawakas ang ating first part for tonight's formation, we will go to the second part after a short break. Papapasukin lang po natin ang mga tanong na meron po tayo. So right now, stay with us, no? We will have a short break. Thank you. So
Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Nagbabalik tayo ngayon para sa ikalawang bahagi ng ating formation series ngayong gabi, na kung saan tutugunan natin, katulad ng aking nabanggit, ang inyong mga katangungan para sa gabing ito. Ito po ngayon ang unang katanungan from Brenda Silva. Nagkakasala ba sa Diyos ang mga mentally deranged or people who are born with mental illness? I like your question, and that question I will answer when our topic is about sin. Okay ba? So abangan mo ako sa susunod na mga araw. Okay? Maliwanag? Buti na lang may bumulong agad sa akin na Father, sin. Sister Brenda ha, kaya ko pong sagutin ito ngayon. Pero mas gusto ko po na sintayin niyo yung time na iyon, kasi mauunawaan niyo bakit hindi nagkakasala o nagkakasala man. Wala pang sagot. Ha? Bantayan niyo. Our topic on sin. Sister She Banzuela. A saying, charity begins at home. Mawawala ba ang virtue ng charity kung naging selfish ka na inuna mo ang kapatid mo kaysa kaibigan mo? Na inuna mo ang kapatid mo kaysa sa kaibigan mo? Mawawala bang charity? Ang ganang tanong. Now, gugustuhin ko sana bukas kasi yun ang topic ng charity. Kaya lang naging topic ngayon. Sagutin ko na ngayon. Sa sulat ni San Agustin, meron siyang tinatawag na levels of love. No? Levels of love. Pag sinabi mong levels of love, may baitang. Sa baitang na ito, anong uunahin mo sa lahat? Ha? Diyos. Diyos, palagi. Susunod? Ha? Susunod? Others or self? Sigurado ka? Sigurado kayo? Tunay na self. Pero, kaklaruhin ko ha, pag sinabi natin self, yung tinutukoy dito na self-love is spiritual. Ano iyon? Naunahin mo palagi ang iyong kaligtasan. Pero pagdating sa material, let's say for example, sabi ni Father, unahin kong self. Nako, may pera ako dito. Pambili ko to ng makeup. Pambili ko to ng damit. Eh, ang kapatid mo, humihingi sa'yo ng ano, kasi may anak na malubang karamdaman. So, sabi ni Father, unahin ang self. Kinaklaro ko sa iyo. Spiritual, hindi material or physical. So may baitang yan. Ngayon, pagdating kaibigan o kapatid, mayroon kang obligasyon sa tahanan mo bago sa kaibigan. Bakit? Kasi kung mismo sa tahanan mo, hindi mo kayang mahalin, paano ka magmamahal sa ibang tao? Kanina ang ganda po ng sharing namin sa Biblia Rasal. Diba yung mapapansin nyo sa Biblia Rasal, palaging ikalawang tanong doon, paano ka magbabahagi sa iyong pamayanan? No? May mga ganon, diba? Pero specific kung anong iyong gagawin. May sa doon na ang hirap manghikayat ng mga tagapamayanan mo kung alam ng mga tagapamayanan mo na sa mismong tahanan mo, hindi mo mahikayat yung asawa, ang iyong anak. Tama, mali. See? Kaya unahin muna natin palagi ang ating bahay bago ang ibang tao. Okay? Next. Sister Nati, dalawang question. Good evening po, Father Mark. Tanong ko lang, kung tama ba ang ginagawa ko sa pagdarasal ng rosary? Kasi noong napasama ko sa ibang sekta, year 1996, ang sabi sa amin na ang pagdarasal ng rosary ay nakaluhod,
hindi lilingon at dapat kasama daw ang litany kasi incomplete kapag no litany. If possible, nakapikit ang mata, umiiyak daw ang mahal na ina pag hindi daw tama ang pagdarasal. Totoo pa ba yun? Okay. Ang makapagsasabi ng tama na rosaryo ay kung anong tinakda ng tinatawag na ating local episcopal conference. Okay? Sa Pilipinas, nagtakda ang ating mga obispo ng pagdarasal ng rosaryo. Ito dapat. Nagsisimula sa I believe. Kasama ang limang misteryo at sinasama ang litanya. Pero doon walang nakasabi na nakaluhod ka't nakapikit. Kasi ako mismo, sa pinaliwanag, in fact, you can pray the rosary kahit ikaw ay naglalakad, kahit ikaw ay nakaupo, kahit ikaw ay nakahiga. Diba? So, kung ganon na tayo pala ay pwedeng magrosaryo, so hindi kasalanan po yun. At walang nakapagpapatunay na umiiyak ang birhen kapag mali. Eto ha, bibigyan ko kayo ng warning na alam niyo po dito sa Pilipinas, maraming mga Katoliko na sobrang, anong tawag ko nito, fanatiko o over pious, no? Hindi lang pamahin, over pious. Iba nga, nagigagawa na ng kwento na sabi ng birhen, kapag dinadasal ang Our Father, dapat nakaluhod. O, di ba? O, may ganoon. Alam niya ni Sister Thelma, no, kasi sa mga Latin Mass group, meron kami doon, pinapatayo na, ayaw tumayo, nakaluhod sila sa Our Father. Bakit nakaluhod sa Our Father? Kasi sasabihin nila, sabi ng mahal na birhen, ganun daw ang ano. Alam niyo, pag ganun ang sabi ng mahal na birhen, paano natin mapapatunayan yan? Diba? Paano pag sinabi ng mahal na birhen, habang ng Our Father, turukin mo ng kutsilyo ang dibdib mo. Diba? O lumuhod ka sa munggo. Mga ganang bagay, mapagsuri po tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng kaalaman. Learn to discern. Maliwanag? Okay. Next question kay Sister Nati pa rin. Father Mark, masasabi ko ba na grasya yung ipinamimigay na pamaskong handog? Hindi. Masasabi mo bang blessing? Hindi. E ano yun? Handog. Kaya nga tinawag pamaskong handog. Offering, bigay, alay, pwede mong sabihin. Kaya nga, bilang mga lingkod, tinutuwid ko kayo palagi na gamitin ang tamang salita. Kasi yun ang magiging batayan para sa iba na hindi lingkod. Kaya nga, di ba, mapansin niyo po, pupunta. Ito, tinuwid ko na to, lalo na kapag greater in Asia, sasabihin, Father, may kaibigan akong kapitbahay na magpapabinyag, pinapatanong ko, magkano po bang binyag? Sagot ko, hindi mo kaya ang presyo. Ha? Hindi mo kaya ang presyo. Bakit? Grasya yun, kaya mong bilhin? Sakramento yun, kaya mong bilhin? Kahit si Elon Musk na pinakamayaman sa buong mundo, kapos ang kanyang mga bilyones at dolyares pagdating sa isang sakramento. Kaya nga, dahil hindi natin kaya bilhin ang binyag, anong kaya natin gawin? Mag-alay. Kaya pwede mong itanong na lang, magkano po ang handog ko? Sasabihin kayo, ito po ang aming nire-recommend, pero you can always be generous more than the recommended. Okay? Kasi handog po yun eh, galing sa puso mo. Okay? Follow-up question ni Sister Banzuela. May panampalataya ba na walang paniniwala and vice versa?
ang pananampalataya po talaga, kabalikan po noon, ay ang paniniwala. Pero pag sinabi natin, strictly speaking, ang pananampalataya, ito'y tumutukoy sa Diyos, sa kanyang katuruan. Okay? Pero hindi po pwede sabihin, Father, may pananampalataya ako sa iyo. Ngayon muna, tutuwid ka agad kita. Ha? Ba't ka nananampalataya sa akin? Diyos ba ako? Ang pananampalataya is directed towards God. Okay? Pero pwede mo sabihin sa akin, Father, may tiwala ako sa iyong sinasabi. Naintindihan niyo po kung paano ko ginagamit? Okay, good. From Sister Sisa. Good evening po. Ano po ang masasabi ninyo sa isang lingkod na may affair outside of marriage? Then he is committing sin. Yan lang yun. Pero please, make sure na may affair. Kasi kung walang affair, baka naman chismis yan. At ang iniiwasan natin sa mismong pamayanan natin, no, lipunan natin, ay ang mag-create ng walang katotohanan because that is a sin of calumny. Paninirang puri. Okay? Sister Ruth, ito tanong niya, according to a homily I have heard, only the Blessed Virgin Mary was given prevenient grace by God. But I think that Dimas has been given the same grace because he repented at the last hour. Am I correct? No, only the Blessed Virgin. Kung si Dimas man, may grasya na binigay sa kanya, but not an incomparable sa Mahal na Birhen. Kasi ang grasya na binigay sa Mahal na Birhen, buong-buo. Kaya nga tinatawag natin, full of grace. Okay? Ibang-ibang level ng Mahal na Birhen. Pero maganda ang binigay kay Dimas na grasya, kung gugustuhin nga natin, sana yun rin, di ba? Buong buhay mo, makasalanan ka. Pero sa punto ng kamatayan mo, Lord, patawad. At ang maganda doon, nandun ang salita ni Jesus. Mula ngayon, kasama kita. Saan? Sa aking kaharian. Kaya minsan nakakaiyak, no? Kapag dinamdam mo na, yung, paano Lord, no? Sana mag-grant mo rin ito sa akin. Pero that's a special grace, but incomparable sa grasya na meron ang Mahal na Birhen. Okay. Again, from our ano, Brother Ron Mark. Sa inyo pong karanasan bilang pastol para sa aming mga lingkod, ano po ang pinakamahalagang bertud na aming pangangalagaan? Ano po ang hakbangin upang mapalago ang mga ito? The same. Charity. Charity. Hindi ko babaguhin yun. Charity. Bakit? Because it compasses everything. Kung namumuhay tayo sa charity, tinitiyak ko sa inyo, hindi ako magagalit sa lingkod. Bakit? Example. Charity. Pagmamahal. Kung mahal mo ang ginagawa mo, halimbawa na lamang, kasi mas marami ang lektor ngayon dito, kung mahal mo ang ginagawa mo bilang lektor, bahay pa lamang, alam mo na kung may serve ka bukas o wala. Kasi binigay naman yun. Diba? So kung alam mong may serve ka bukas, darating ka. Hindi yung sasabihin mo, ay, na-misplay. Akala ko, hapon pa ako magsiserve. Akala ko, susunod na araw ako magsiserve. If you love what you are doing, you should be conscious with that. Kanina, di ba? May mga panahon rin po, sabi ko nga sa inyo. Isang pare lang ako dito sa inyo sa karangalan. Sinabi ko na, hindi ko kakayanin bukas. No? Hindi ko kakayanin. Kaya umaharap ako ng pare. And I make sure na habang hindi dumarating at titi akong na-pick up ang pare, kahit na huli, hindi ako aalis. Bakit? Kasi may responsibilidad pa rin ako. Kaya tinignan ko na, ah, na-pick up na si Father. Saan ko umalis? Kasi from there, alam ko darating siya. Okay? That is also love for service. Not only that, balikan natin, ibang limbawa, may serve ka, alam mo na,
sa bahay pa lang, nagpa-practice ka na. Kaya hindi ko maintindihan, kapag nakatoka ka bilang commentator, nakita mo lang, naku si Father Mark ang pari. Lord, huwag mong palitan. Di ba? Ang sa akin, instead na may kabaka, palitan mo ng pagmamahal. Paano mo pinapractice ang pagmamahal doon sa gawain mo? Mag-practice ka, kabilisuduhin mo, presence of mind. E minsan, nasubrahan na ng presence of mind. Sinasabi ko nun, sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Amen! Parang gusto sabi, relax lang. Parang yung mga kinasal ko lang, di ba? Babae, tinatanggap mo ba? Opo, Father, wala pa ko sinasabi. Di ba? So, huwag mag-excited. Presence of mind is part of love. Kayong maliliit nating ginagawa, maging usher ka man, maging lay minister ka man, sasabi ko sa lay minister, kung kukuha ka ng blessed sacrament dahil magpapakomunyong ka sa may sakit, your beautiful gesture of genuflection is a sign of love. Diba? Bakit? Ito ha, alam nyo to mga babae nandito, mga may asawa. Ang sarap ng halik ng inyong mga mister, pagramdam mo. Tama, mali. Pero kupang ang halik, naintindihan nyo? Kaya nga sinasabi natin, action speaks louder than words. Lalo na sa pagmamahal. Ito, naging katanungan sa akin ng mga nakaraan, Father, bakit kapag nagmimisa ka, ang tagal? Kasi sinasabi ko sa inyo, ang bawat salita doon, ninanamnam ko. At habang ninanamnam ko ang salita sa misa, gusto kong dumating sa inyo na hindi nakakatantok, na hindi boring, kundi habang ninanamnam ko at pumasok sa tainga mo, ikaw na nakikinig, mapapasabi lang, Diyos ko po, salamat. Salamat sa mga dasal na ito. Kasi ang misa talaga, napakahabang dasal, kung mapapansin nyo. Dasal para sa mga patay, dasal para sa mga buhay, dasal para sa Santo Papa, sa mga obispo, sa kaparian. Ang daming dasal. Pero noon, di ba? Di man kami karapat dapat tumayo sa iyong harapan. Dasal pa rin yun. Kaya ninanamnam ko yun. Kasi bahagi yun ang tungkulin ko na in this way, mapababatid ko, mahal ko ang ginagawa ko. Kasi kung mamadaliin ko yan, pwede talaga. Nakita nyo naman minsan, mabilis na lang ako magbasa ng salita ng Diyos, lalo na kapag Biblia Rasal. Mabilis po. Pero pagdating sa ritual, nanamnamin ko yan. Naintindihan? So, hinihikayat ko rin kayo, whatever is your work, lagyan nyo palagi ng pagmamahal. Iiba ang takbo noon at bunga noon. Okay. Next, galing kay Loy Villar. Father, kasalanan po ba ang maglimos sa mga pulubi na sinasabi nilang hawak ng mga sindikato, di naman nila ginusto na maging ganoon? Sagot ni Father, dahil ito ay tungkol sa kasalanan, let us wait for the topic of sin. Okay lang ba yon? Kasi kung ngayon sasagutin ko ito, bakit di ka na magpakita sa akin sa susunod na gabi? Ang masama lang, hindi natin nilatag yung kailan nga ba didiscuss ni Father ang sin? Kailan didiscuss ni Father ang ganito? E di maganda, kompletuhin mo na lang para mas mapuno ka ng aral at kaalaman, kabutihan pa rin ito ng iyong kaluluwa. Okay ba yon? Bago tayo, meron pa akong, bago mag-last, ito pong susunod mula kay Sister Lilibeth. Anong tanong niya? Father, yung bang mga walang pananampalataya o mga taong nandun sa ibang lugar na hindi pa nakaka
rinig ng salita ng Diyos, may konsensya po ba sila? Ha? Halimbawa, yung mga nasa bundok, na hindi pa na, may konsensya po ba sila? Kasi mapapansin nyo, di ba? Manood ka ng National Geographic, manood ka ng mga documentary, di ba? May mga tribo na pumapatay, nagpapatayan, ganun. May konsensya po ba sila? Ang sagot ko, huwag ka nang lalayo pa. Lahat ng tao may konsensya. Ang masama lang, kahit dito sa karangalan, lahat ng tao dito may konsensya. Pero ang problema, hindi sinusuri ang konsensya. Kaya nga mapapansin nyo, di ba kung naririnig nyo ang mga nakaraang homilies ko, lalo na itong inlinggo, nagsimula na naman ako. May mga linggo mapapansin nyo na simula ng aking homily, ganito. Kapag inilagay mo ang iyong sarili sa katahimikan para magnilay, doon mo matutuklasan ang isang realidad ng buhay. Pag sinabi ko ng realidad ng buhay, maraming mga realidad yon. Pero isa pa lamang, kasi ang isang iyan may kaugnayan sa magiging laman ng pagninilay na gagawin natin sa linggong iyan. Yun talagang pinakamahirap sa tao. Kaya sinasabi ko, at paulit-ulit ko yung sinasabi, no? Ilagay natin ang ating sarili sa katahimikan. Dahil doon lang natin matutuklasan ang ano? Ang nais ng Diyos. Kaya nga, ang gustong-gusto ko palagi, at dito siguro natin makasan ang sa gabing ito, gustong-gusto ko palagi marinig o mabasa mula sa buhay ng mga banal yung mga punto na kung saan kapag sila nasa simbahan, pupunta sila sa isang sulok, uupo. At pag upo, titingin lang hindi sa malayo, kundi sa tabernakulo. Sa tabernakel. Bakit sa tabernakel? Kasi nandun ang Blessed Sacrament, nandun si Jesus. At habang karap mo si Jesus, buksan mo ang iyong sarili. Lord, handang makinig ako ngayon sa sasabihin mo. And the inner voice na meron ka, anong tawag? Konsensya. Doon ang magiging pamamaraan ng Diyos para paalalahanan ka ng mga mabubuti na dapat mong gawin at ng masasama na dapat mong iiwasan. Basic, babalik tayo doon. Maliwanag? So ngayong gabi, tinakel natin ang moral virtues, ang purpose pala nito o ang kanyang gawain, dahil hinihikaya tayo gumawa ng mabuti, the virtues would help us, propel us, push us to do what is good and to avoid what is evil. So maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig ngayong gabi. See you tomorrow. Let us offer a prayer of thanks. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita tayo muli tayo bukas, 7:30 po ng gabi. God bless.